Welcome sa part 2. Nakarating na si Naruto at sinabi niyang huli talagang dumadating ang bida. Naiinis tuloy sila Sasuke at Kakashi Sensei sa kanya. Bilang isang ninja, dapat surpresa ang pag-atake niya. Naalala siya ni Hako nung kumukuha siya ng halamang gamot. Gagamitin na ngayon ni Naruto ang Kagebunshin technique niya pero inatake agad siya ni Zabuza. Ngunit tinigilan siya ni Hako. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pinagalitan agad ni Kakashi si Naruto dahil gumamit siya ng ninjutsu sa harapan ng kalaban kaya bukas na bukas siya. Dapat nagtago man lang siya at linen lang ang kalaban. Dahil sa entrance niya kanina ay naging target agad siya ng kalaban. Tinanong ni Zabuza si Hako kung bakit niya ginawa yun. Gusto kasi ni Hako na siya na ang bahala sa kanila. Nakiusap siya na huwag siyang pakialaman. Habang nangyayari ito ay nag-iisip na ng susunod na hakbang si Sasuke. Diniklara ni Naruto na tatalunin niya si Hako. Ngunit alam ni Kakashi na hindi nila kakayanin si Hako. Binolehan agad ni Zabuza si Kakashi na huwag pakialaman sila kasi kapag tumulong siya sa kanila ay susugurin niya agad si Tazuna. Siguradong hindi kakayanin ni Sakura ang isang jonin kaya malalagay sa peligro si Tazuna kapag tumulong siya kila Naruto. Nagalit si Naruto dahil manloloko itong si Hako. Peke ang maskara niya. Hindi siya tracker ninja. Pero paliwanag niya na parte ng pagiging ninja ang panlilin lang tulad ng sinabi ng guro ni Naruto. Sinamantala agad ito ni Sasuke at umatake. Pero madaling nakailag si Hako. Ayon kay Hako, mas okay sana kung hindi na bumangon si Sasuke. Tatapusin na talaga siya ngayon ni Hako. Pumasok na uli siya sa salamin na yelo. Sobrang bilis ni Hako kaya ikinagulat ito ni Sasuke. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Tapos lumitaw na naman ng maraming hapo. Pinaulanan muli si Sasuke ng maraming karayom. Nagulat si Naruto sa nakita niya. Pinag-iisip ang mabuti ni Sasuke kung anong teknik ang ginagamit ni Hako. Yung mga imahe ba ay mga bunshin lang? Para saan itong mga salamin na ito? Ang natitirang paraan na lang na pwede nilang gawin ay umatake sila sa loob at labas ng sabay. Sa isipan ni Naruto ay sinabi niyang siya na ang bahala. Ang plano ay si Sasuke ang aatake sa loob at si Naruto sa labas. Pero biglang pumasok sa loob si Naruto. Siya na mismo ang pumasok sa teknik ni Hako kaya nakulong na din si Naruto dito. Medyo hindi inaasahan nga yung ginawa ni Naruto pero lalong lumala ang sitwasyon nila. Pinagalitan siya ni Sasuke dahil ang tanga ni Naruto pero gusto lang naman kasi niyang iligtas si Sasuke. Wala na din nagawa si Sasuke. Balak ngayong gamitin ni Sasuke ang Katon Fireball technique niya para lusawin ang mga salamin na yelo. Pero hindi siya nagtagumpay. Paliwanag ni Hako na kulang pa ang lakas ni Sasuke para lusawin ang yelo niya. Umatake uli si Hako. Hindi alam nila Naruto kung anong sikreto ng technique na ito. Hindi nila malaman kung nasan ang tunay na Hako. Nagkagebunshin na si Naruto. Balak niyang sabay-sabay atakihin ang lahat ng Hako sa salamin. Pero sobrang bilis talaga ni Hako at inisa-isa niya ang mga kagebunshin ni Naruto. Hindi ito gumana. Ibinunyag na ni Hako na nagti-teleport siya at mga imahe lang niya ang nakikita nila sa salamin. Nagulat si Kakashi Sensei dahil alam na niya yung teknik ni Hako. Isa itong Kekkei Genkai katulad ng Sharingan niya. Ang Kekkei Genkai ay isang teknik na nagmumula sa isang lahi o angkan. Tulad ng Sharingan na nagmula sa Uchiha, ganun din ang teknik ni Hako. Hindi ito basta-basta mawawasak at hindi din ito makokopya ng Sharingan. Pero walang pakialam si Naruto. Hindi siya papayag na mamatay dito dahil may mga pangarap pa siya. Gusto niyang kilalanin siya ng bayan niya at maging Hokage. Dahil sa salitang pangarap ay naalala ni Hako ang pangarap niya. Naalala niya na si Zabuza ang tumanggap at nag-alaga sa kanya nung bata pa siya dahil ulila siya. Sa totoo lang, ayaw talagang patayin ni Hako sila Naruto. Ayaw din niyang mamatay. Pero kung patuloy nilang hahadlangan siya ay aalisin na niya ang nararamdaman niya at papatayin sila. Para ito sa taong importante sa kanya. Dahil ang pangarap niya ay ito pa rin ang pangarap ni Zabuza. Pansin na kumpiyansa pa din sila Naruto at Sasuke. Sabi ni Zabuza na hindi matatalo ng mga estudyante ni Kakashi si Hako. Dahil hindi pa nagagawang makapatay ng mga estudyante niya hindi tulad ni Hako. Nag-iisip ngayon si Kakashi. Kung tutulong siya kila Naruto ay susugurin agad ni Zabuza si Tazuna. Kapag nagkagebunshin siya ay tatapatan lang din ni Zabuza ng bunshin niyang gawa sa tubig. Kaya balak niyang gamitin na lang agad ang Sharingan niya at tapusin agad ito. Hindi pa payag si Zabuza. Sumugod agad siya. Tinamaan si Sensei sa kamay. Alam ni Kakashi na kinakatakutan ni Zabuza ang Sharingan niya. Sisiguruhin ni Kakashi na ito na ang huling beses na makikita ni Zabuza ang Sharingan niya. Pero pinagyayabang ni Zabuza na kahit matalo siya ay hindi matatalo ni Kakashi si Hako. Bata pa lang ay hinasa na ni Zabuza si Hako. Tinuro niya ang lahat ng teknik niya sa kanya. Lalo din siyang gumaling sa paggamit ng sarili niyang teknik. Inalis na niya ang kanyang emosyon. Isa na siyang makina. Inulit-uli ni Naruto ang Kagebunshin niya. Kaso hindi talaga ito gumagana sa bilis ni Hako. Nahihirapan si Sasuke pero paunti-unti ay nakikita na niya at nasusundan ang mga galaw ni Hako. Inulit na naman ni Naruto ang atake niya.
Wala pa rin itong silbi kay Haku. Tingin ni Sasuke ay kaya na niya ito. Kuha na niya ang galaw ni Haku. Pinagmalaki ni Zabuza na si Haku ang pinakamagaling na kasangkapan. Ginamit na ni Kakashi Sensei ang Sharingan niya. Ngunit nagbabala si Zabuza na hindi gagana yung Sharingan niya sa kanya ng 2 beses. Nung naglaban sila ay napanood sila ni Haku kaya nakaisip na agad siya ng strategiya para labanan ng Sharingan ni Kakashi. Ginamit ni Zabuza ang Hidden Mist Technique. Naglaho ngayon si Zabuza sa kapal ng hamog. Inutusan agad ni Kakashi si Sakura na dumikit kay Tasuna. Balik kila Naruto ay inulit na naman niya ang atake niya. Balak gamitin ni Sasuke ang Katon Fireball Technique niya. Nung pasugod na si Haku ay inatake siya ni Sasuke. Pero nailagan lang ito ni Haku. Tapos niya uli ang punchi ni Naruto. Umatake uli si Sasuke. Sakto ito ngayon pero nailagan pa din ni Haku. Kuhang-kuha na ni Sasuke ang timing. Si Haku naman ay naguguluhan. Niisip niya na baka tsamba lang yon. Sa labanan nila Kakashi ay sobrang kapal ng hamog kaya tingin niya ay wala ding makikita si Zabuza dahil dito. Pero inatake siya ni Zabuza at nas alag naman niya ito. Nasa likod na pala niya si Zabuza. Napansin agad ni Kakashi na nakasara ang mga mata ni Zabuza. Sinabi ni Zabuza na masyadong umaasa sa Sharingan si Kakashi. Yan ang ikakatalo niya. Yung sinabi ni Kakashi na nakikita niya ang hinaharap ni Zabuza na mamamatay siya ay isang kalokohan lang. Nung unang laban nila, nung kinopya niya ang Giant Vortex Jutsu niya ay gumamit din siya ng Genjutsu. Makapangyarihan talaga ang Sharingan niya kaya naisip niya na gamitin ang Hidden Mist Technique niya para hindi na niya magamit ang Sharingan niya. Pero ganun din ang magiging problema ni Zabuza ayon kay Kakashi. Pinaalala ni Zabuza na magaling siya sa Silent Killing. Kaya niyang malaman ang pwesto ng target niya sa pamamagitan ng tunog. Balik sa laban nila Sasuke ay nalilito pa din si Haku kung paano siya natamaan. Iniisip ni Sasuke na baka pagod na si Naruto sa dami ng chakra na gamit niya. Pero may naisip na siyang paraan para manalo. Nung aatake na si Haku ay inutusan niya si Naruto na tumakbo papalabas ng mga salamin. Hindi siya nagtagumpay pero sumubok siya uli. Sumugod si Haku at umatake uli si Sasuke. Kaso naiwasan ito ni Haku at inatake niya si Sasuke. Pinigilan din niya si Naruto sa paglabas. Gusto ni Sasuke na subukan nila uli. Tingin kasi ni Sasuke na masasagad din naman si Haku dahil maraming chakra ang ginagamit niya sa technique na ito. Pansin niya na medyo bumabagal na si Haku. Sabay sila ngayon tumakbo ni Naruto. Kaso pinaulanan niya ng mga karayong si Sasuke at si Naruto. Nag-aalala ngayon si Kakashi kasi hindi niya alam ang nangyayari sa kanila. Pinag-iisipan niya ang sunod na galaw ni Zabuza. Naisip niya na si Tasuna ang aatakihin niya. Nandito na nga si Zabuza upang tapusin si Tasuna. Napasigaw ng malakas si Sakura at narinig ito ni Sasuke. Nag-aalala siya tuloy at ganun din si Naruto. Sabi ni Naruto na siya na ang bahala. Naglabas ng chakra si Naruto at sumubok uli. Sinasabayan siya ni Haku. Pinaulanan din siya ng karayong. Kailangang may gawin si Sasuke para bumaliktad ito. Balak na siyang tapusin ni Haku. Nagawang makadepensa ni Sasuke gamit ang karayong ni Haku pero nadagdagan ang problema niya dahil hindi na makagalaw si Naruto. Umatake uli si Haku at pilit na daw idepensa si Sasuke. Nahihirapang lumaban si Sasuke ngayon dahil kailangan din niyang protektahan si Naruto. Hirap na si Sasuke dahil may tama na din siya at hindi na makakagalaw ng maayos. Ngayon ay alam na ni Haku na nasusundan ni Sasuke ang mga galaw niya. Kaya biglang naglaho si Haku. Sinabihan ni Sasuke na huwag himatayin si Naruto dahil lalo siyang mahihirapang lumaban. Pero mataas din ang pride ni Naruto at ayaw niyang protektahan siya ni Sasuke. Alam ni Haku na nasa sagad na ngayon si Sasuke. Pagod na ang katawan at isipan ni Sasuke. Umatake uli si Haku pero nabasa ni Sasuke ang gagawin niya. Pagod man si Sasuke ay nakikita pa din niya ang lahat dahil nagising na ang Sharingan niya. Nagulat dito si Haku dahil pareho pala sila ni Sasuke na may Kekkei Genkai o technique na mula sa angkan. Hindi pa ito gamay ni Sasuke kaya gusto na agad tapusin ni Haku ang laban. Kahit kasi siya ay nasa sagad na din dahil malaking chakra ang ginagamit niya sa Kekkei Genkai niya. Bumabagal na din kasi siya. Si Naruto na ang target ni Haku ngayon. Balik kay Kakashi ay sugatan siya. Kaya hindi agad naisip ni Kakashi na susugurin niya si Tasuna ay dahil sobrang nag-aalala siya sa mga estudyante niya. Sobrang nagyayabang na ngayon si Zabuza at sinabi niyang tatapusin ni Haku ang mga estudyante niya. Pero ayaw maniwala ni Sakura dahil para sa kanya, hindi matatalo si Sasuke. Si Kakashi ay ganun din. Dahil si Naruto ang pinakapasaway na ninja at si Sasuke ay mula sa pinakamagaling na angkan ng bayan ng Konoha, ang angkan ng Uchiha. Meron din siyang Kekkei Genkai, ang Sharingan at isa din siyang genius. Hindi makapaniwala si Zabuza na may natira pa sa angkan ng mga Uchiha. Sumugod na ngayon si Kakashi. Si Naruto naman ay bumangon at nakita niyang bagsak na si Haku. Sinabihan siya ni Sasuke na masyado siyang pabigat. Bilib na bilib si Naruto kay Sasuke pero pagtingin niya ay puno siya ng sugat. Tinanong ni Naruto kung bakit niya pinotektahan siya. Hindi din niya alam. Naalala ngayon ni Sasuke ang lahat ng pinagdaanan nila ni Naruto. Sinabi ni Sasuke na ayaw niya kay Naruto. Bakit niya ba iniligtas siya? Hindi naman niya hiningi ang tulong niya. Sadyang gumalaw na lang mag-isa ang katawan niya sagot ni Sasuke.
Dito'y bumagsak na si Sasuke. Hindi pa siya pwedeng mamatay hanggat hindi pa niya natatalo ang kapatid niya. Hindi siya papayag, pero mukhang malabo na ito. Kaya nakiusap na lang siya kay Naruto na huwag siyang mamatay. At namaalam na si Sasuke. Ito ang nangyari kanina. Sinalo ni Sasuke yung atake na dapat kay Naruto para protektahan siya kahit alam niyang patibong ito. Karespe-respetong ninja si Sasuke sa ginawa niya, pero sinabi niyang ganito talaga ang mundo ng mga ninja. May mamamatay. Pagbalik niya sa salamin ay biglang may nangyari kay Naruto. Biglang may lumabas na orange o kahel na chakra kay Naruto. Galit na galit si Naruto na parang isang halimaw. Hindi alam ni Hako ang nangyayari at natatakot siya sa chakra ni Naruto. Nag-anyong demonyong lobo ang chakra ni Naruto. Natanggal ang mga karayom at naghilom agad ang mga sugat niya. Naramdaman agad ni Kakashi ang katakot-takot na chakra. Kahit si Zabuza ay naramdaman ito. Nag-aalala ngayon si Kakashi dahil sa demonyong lobo ito. Grabe yung galit ni Naruto. Gusto na niyang tapusin si Hako. Sumugod na si Naruto. Nagulat si Hako dahil pinatalsik lang ni Naruto yung karayom niya gamit lang ang chakra. Tinaulanan uli ni Hako ng karayom si Naruto. Pero naglabas lang uli si Naruto ng chakra at natanggal ang mga karayom. Sinugod niya uli si Hako. Nang mabasag ang salamin ay nakakita ng pagkakataon si Hako. Pero mas mabilis na si Naruto sa kanya. Napagtanto agad ito ni Hako kaya balak niyang bumalik sa salamin pero nahuli na siya ni Naruto. Matindi ang galit ni Naruto. Takot na takot si Kakashi dahil baka nasira na yung seal sa chan ni Naruto. Pero kumalma na si Kakashi dahil lumalabas lang yung chakra ng demonyong lobo. Hindi pa sira yung seal. May oras pa siya. Naglabas siya ngayon ng kalatas at pinahid ang dugo niya. Sinabi niya na tatapusin na niya itong laban na ito. Pero nagtataka naman si Zabuza. Anong gagawin ni Kakashi sa sitwasyon na ito? Hindi man lang niya magamit ang Sharingan at hindi niya nakikita ang kalaban niya. Sobrang lakas ng chakra na linalabas ni Naruto. Nakatikim ngayon si Hako kay Naruto. Nasira na din yung technique ni Hako pero hindi pa tapos si Naruto. Alam ni Hako na hindi na niya kaya si Naruto. Natanggal ang maskara ni Hako at sasapakin uli siya ni Naruto. Pero natigilan si Naruto kasi naalala niya ang hitsura niya. Siya yung nakilala niyang kumukuha ng halamang gamot. Tinanong niya kung bakit niya hindi tinuloy. Pinaalala niya na pinatay niya ang kaibigan niya. Hindi na kasing lakas kanina yung suntok ni Naruto dahil nawala na yung chakra ng demonyong lobo. Nagtataka si Hako kung saan napunta yung puwersa niya kanina. Hindi sapat ang lakas ni Naruto ngayon para talunin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya gustong buhayin ni Naruto. Mas gusto niyang mamatay na lang dahil natalo siya kay Naruto. Wala na siyang silbi para kay Zabuza dahil mahina siya. Pero ayaw ito gawin ni Naruto. Sinusubukan niyang kumbinsihin si Hako na huwag pagsilbihan si Zabuza kasi masamang tao siya. Nagkwento ngayon si Hako sa nakaraan niya. Dati may mga magulang siya. Mahirap lang sila pero masaya naman sila. Pero nung medyo lumaki na siya ay may nangyari. Pinatay ng tatay niya ang nanay niya. Matapos ang digmaan sa bayan nila, sobrang kinatakutan ng mga may Kekkei Genkai o yung mga angka na may espesyal na kapangyarihan dahil ginamit sila sa digmaan. Kaya pagkatapos ng digmaan ay tinago nila ang kapangyarihan nila dahil papatayin sila kapag nalaman na may Kekkei Genkai sila. Tingin ni Hako ay mahirap din ang pinagdaanan ni Sasuke tulad niya. Mas matindi ang kapangyarihan mo, mas katatakutan ka ng tao. Ang nanay niya ay may Kekkei Genkai at tinago niya ito sa tatay niya. Pero nakuha din niya ang kapangyarihan na ito dahil sa nanay niya. Kaso, natuklasan ito ng tatay niya. Pinatay ng tatay niya ang nanay niya at isusunod niya si Hako. Nagawang makaligtas ni Hako dahil ginamit niya ang Kekkei Genkai niya at pinatay ang tatay niya. Dito din niya nalaman ang pinakamasakit na pakiramdam. Yung walang nangangailangan sa kanya sa mundong ito. Kaya nung dumating ang isang taong tanggap siya at kinakailangan siya, para sa kanya, yung taong yun ang pinaka-espesyal na tao sa buong mundo. Tinanggap siya ni Zabuza kahit kinakatakutan at kinakainisan ng kapangyarihan niya. Kahit ginagamit lang siya ni Zabuza, masaya siya. Pero dahil natalo siya, wala na siyang silbing kasangkapan para kay Zabuza. Nakiusap siya na tapusin na siya ni Naruto. Ginamit ni Kakashi ang summoning technique. Pero kahit ano pang gawin ni Kakashi ay wala itong kwenta kasi hindi naman alam ni Kakashi kung nasan siya. Pero si Zabuza, alam niya kung nasan si Kakashi. Biglang may naglitawang mga aso. Ginagamit niya ang mga asong ito kapag may hinahabol siya. Kung di niya makita ang kalaban niya, amoy na lang ang gagamitin niya. Sinasadya niyang siluin yung mga atake ni Zabuza para matalsikan siya ng dugo niya. Dalawang beses niyang ginawa ito. Dahil dito ay naamoy ng mga aso kung nasan siya. Muling sinabi ni Kakashi na nakikita niyang kamatayan ang hinaharap ni Zabuza. Sinabihan niya si Zabuza na
bilib na bilib kasi siya sa sarili niya. Sobra siyang maambisyon. Pinatay niya ang Miss Ukage pero hindi nagtagumpay ang pagpapatalsik niya sa gobyerno nila. Tumakbo siya at naging traidor na ninja. Nakarating hanggang sa bayan ng Konoha ang pangalan niya. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa ilalim ni Gato dahil kailangan niya ng pondo para ipagpatuloy ang ambisyon niyang patalsikin ang gobyerno ng bayan ng Kiri. Pinakita ngayon ni Kakashi ang original niyang technique, ang Raikiri. Pinapasuko na ni Kakashi si Zabuza. Balik kay Naruto ay hindi niya kayang ibigay ang hinihiling ni Haku. Hindi niya pa din maintindihan kung bakit niya sinusunod si Zabuza. Para kay Haku, siya lang ang isang taong pinahalagahan siya kahit kasangkapan lang siya. Ngayong wala na siyang silbi, wala na siyang dahilan para mabuhay. Kaya muling nakiusap si Haku na tapusin siya ni Naruto. Si Inari naman ay naghahanap ng mga taong pwedeng tumulong kila Naruto. Kinakatok niya si Gichi, pero ayaw lumabas si Gichi. Takot na takot siya lalo na at nakita niya ang nangyari sa tatay ni Inari, ang bayani ng bayan nila. Maraming tao ang mamamatay kapag lumaban sila, pero dapat lumaban sila. Tulad ng sinabi ng tatay niya sa kanya na mamuhay sa paraan na wala siyang pagsisisihan. Mahal na mahal niya ang lahat ng tao sa bayan nila. Natutunan din niya na wala siyang mapapala kung iiyak na lang siya habang buhay. Umalis na si Inari para humingi ng tulong. Nahihirapan din si Gichi pero nagsalita ang asawa niya at sinabing lumalaki na si Inari na tunay na lalaki. Tinanong niya si Gichi kung haayaan lang niyang mag-isa si Inari na pumunta sa tulay. Patuloy ang pagkatok ni Inari pero walang nagbubukas ng pinto sa kanya. Si Naruto ngayon ay buo na ang loob. Balak na niyang tapusin si Haku. Nagpasalamat si Haku at alam niyang lalakas pa si Naruto pagkatapos nito. Sumugod na si Kakashi pero naramdaman ni Haku na nasa panganib si Zabuza. Biglang sinalo ni Haku ang atake ni Naruto. Humingi siya ng tawad dahil hindi pa pala siya pwedeng mamatay. Ginamit na ni Kakashi ang Raikiri niya. Nawala na ang mga aso. Sinalo pala ni Haku yung atake ni Kakashi. Pagkatapos ay hinawakan pa niya si Kakashi para hindi siya makagalaw. Bumaliktad bigla ang laban dahil dito. Balak ni Inari na sumugod mag-isa pero ayaw siyang payagan ng nanay niya. Sinabi niyang kahit bata pa siya ay kayanan niyang lumaban. Pinagmamalaki niyang anak siya ni Keiza. Paglabas niya ng bahay ay may mga taong dumating. Nagulat si Naruto at hindi niya alam kung anong nangyari. Patay na si Haku. Pinuri ni Zabuza si Haku at balak niyang hiwain si Kakashi kasama si Haku. Naalala bigla ni Zabuza si Haku. Nagawang makailag ni Kakashi, dala ang katawan ni Haku. Galit na galit si Naruto pero pinigilan siya ni Kakashi. Pinikit niya ang mata ni Haku. Sinabi niyang laban niya ito kaya wag mang elam si Naruto. Nakita na siya ni Sakura dahil nawala na ang hamog at kinamusta niya si Sasuke. Hindi makasagot si Naruto dahil sa nangyari. Sumugod si Zabuza pero sinipa lang siya ni Kakashi. Pumunta agad si Sakura kay Sasuke. Hinawakan siya ni Sakura at malamig na ang katawan niya. Sinabi ni Sakura na laging perfect ang score niya sa Ninja Academy. Memoryado niya ang mga patakaran ng pagiging ninja. Ang patakaran pang 25 ay sinasabing bawal magpakita ng emosyon ng isang ninja. Bawal silang umiyak, pero hindi niya magawang pigilan ang luha niya. Si Zabuza ay hindi na makasabay kay Kakashi. Pinipilit pa din ni Zabuza pero wala na talaga. Hindi na niya matamaan si Kakashi. Balak na siyang tapusin ni Kakashi. Pero palaban pa din talaga si Zabuza kaya napilitan siyang saksakin na lang ang braso niya. Hindi na magagamit ni Zabuza ang dalawang kamay niya. Hindi na din siya makakagamit ng mga teknik. Pero biglang may dumating. Nandito si Gato at may dala pa siyang maraming tauhan. Tinanong ni Zabuza kung bakit nandito si Gato. Plano ni Gato na tapusin ang mga ninja ng Konoha kasama na din siya. Kaya lang naman siya kinuha ni Gato ay dahil mas makakatipid siya sa pagkuha ng isang traidor na ninja kumpara sa regular na ninja. Isa pa ay hindi naman pala totoo yung tawag sa kanyang demonyo. Mukha lang siyang cute na demonyo. Dahil dito ay tapos na ang kontrata ni Zabuza kay Gato. Wala na siyang dahilan para tapusin si Tasuna. Naalala ni Gato si Haku dahil binali niya ang braso niya. Gumanti siya at sinipa si Haku. Nagalit ngayon si Naruto pero pinigilan siya ni Kakashi. Sinigawan niya si Zabuza kasi wala man lang ginagawa habang binabastos ang katawan ni Haku. Pinatahimik niya si Naruto dahil ginamit lang naman niya si Haku. Kasangkapan lang siya. Yung abilidad lang naman ang kailangan niya kay Haku. Emotional si Naruto dahil gustong gusto siya ni Haku. Wala man lang ba siyang nararamdaman kahit kaunti? Binuwis niya ang buhay niya para sa kanya. Ning hindi pa nga niya natutupad ang mga pangarap niya. Dito'y lumabas na ang tunay na nararamdaman ni Zabuza. Alam niyang napakabait ni Haku. Kahit nung naglalaban sila ay sobrang nasasaktan siya kasi ayaw niyang kalabanin sila Naruto at Sasuke. Nagpasalamat si Zabuza sa kanila dahil sila ang nakalaban nila. Hiningi ni Zabuza ang kunay ni Naruto. Ginamit niya ang ngipin niya at mag-isang sumugod. Mag-isa niyang kinalaban ng maraming tauhan. Kahit nakatamo siya ng saksak ay hindi ito nakapigil sa kanya. Nakita ngayon ni Gato kung bakit siya tinawag na demonyo. Nagawa niyang sugatan si Gato pero patuloy siyang nakatanggap ng saksak. Balak niyang isama sa impyerno si Gato. Hindi nagustuhan ni Zabuza na tinawag siyang cute na demonyo.
Natakot ngayon ang mga tauhan ni Gato kay Zabuza. Sinubukan niyang puntahan si Hako pero nakita niya bigla si Hako na tila'y sinusundo na siya. Habang umiiyak si Sakura ay biglang nagsalita si Sasuke. Bumangon na si Sasuke. Nakita niya na namatay na si Hako. Nagulat si Sasuke kasi sa simula pa lang pala, wala nang balak si Hako na kalabanin sila. Yung ginawa ni Hako sa kanya na akala patay na siya, pareho ito ng teknik sa karayom ni Hako na ginamit niya kay Zabuza kaya akala din nila'y patay na si Zabuza noon. Masaya si Naruto na buhay pa si Sasuke. Ito ang ibig sabihin ni Zabuza nung sinabi niyang sobrang nasasaktan si Hako na makalaban sila. Yung mga tauhan ni Gato ay galit dahil wala na yung magpapasweldo sa kanila. Balak nilang gumanti kila Naruto at sa bayan na ito. Malaking problema ito dahil kaunting chakra na lang ang natitira kay Kakashi. Sumugod na sila. Pero biglang may palasong pumihil sa kanila. Nandito na ang taong bayan sa pamumuno ni Inari. Bumalik na ang lakas ng loob nilang lumaban. Tuwang-tuwa si Tasuna sa mga kababayan niya. Hindi ito inaasahan ng mga tauhan ni Gato. Sinabayan pa ito ng Kage Bunshin technique ni Naruto. Si Kakashi Sensei ay gamaya na din. Nasindak sila kaya nagsitakbuhan na sila. Nagtagumpay ang taong bayan. Buhay pa si Zabuza at humiling siya na gusto niyang makita si Hako. Pinagbigyan siya ni Kakashi. Bigla ding umulan ng niyebe kahit hindi panahon ng taglamig. Tingin ni Zabuza na umiiyak si Hako. Laging nasa tabi niya si Hako. Kahit imposible ay hiling ni Zabuza na pareho sana sila ng pupuntahan sa kabilang buhay. Sabi ni Kakashi na kasing puro ni Hako ang niyebe. Linibing na nila si Hako at Zabuza. Hindi alam ni Naruto kung ano ba talaga ang isang ninja. Nakapag-desisyon na si Naruto. Gusto niyang sundin ang sariling niyang paraan ng pagiging ninja niya. Yung hindi niya pagsisisihan. Natapos na ang tulay. Labis na nagpapasalamat si Tasuna kila Naruto. Pauwi na sila ngayon. Naiiyak ngayon si Inari kaya naiiyak na din si Naruto. Sinabi niyang okay lang umiyak si Inari kasi mamimiss niya sila. Ganon din ang sinabi ni Inari at nagpipigil ng luha. Tumalikod na si Naruto at nagpaalam habang umiiyak. Ayon kay Tasuna, dahil sa katapangan ni Naruto ay nagawa ang tulay. Tulay na nagdudugtong sa pag-asa. Balak niya ngayong ipangalan kay Naruto ang tulay. Ang dakilang tulay ni Naruto. Hiling niya na tulad ni Naruto, ang tulay na ito ay magiging matatag. Pangarap niya na balang araw, ang pangalan ni Naruto ay magiging sikat sa buong mundo. Nakabalik na ngayon sila Naruto sa Konoha. Nagkita ngayon ang Team 7. Pero hindi magkasundo si Naruto at Sasuke. Simula nung bumalik sila mula sa bayan ng Alon ay ganito na sila. Tulad ng nakagawian ay late si Kakashi Sensei. Dumating siya at palusot niya na naligaw kasi siya. Galit sila Naruto at Sakura sa kanya. Gigil na gigil si Naruto kasi gusto niya ng mas mahirap na misyon. Ang tunay na rason ni Naruto dito ay naiinis siya na may utang na loob siya kay Sasuke nung linigtas siya. Gusto niyang makabawi para si Sasuke naman ang may utang na loob sa kanya. Pero ang misyon nila ngayon ay pagbubunot ng damo. Nakikipagkumpetensya siya kung sino ang unang matapos. Natapos agad ito ni Naruto at proud siya. Pero may problema. Pati yung halamang inaalagaan ng may-ari ay binunot ni Naruto. Nagpupulot sila ngayon ng kalat sa tubig pero natamba si Naruto. Malalaglag siya ngayon sa talon. Pero nailigtas siya ni Sasuke at hindi ito gusto ni Naruto. Malaking abala si Naruto sabi ni Sasuke at nagalit si Naruto. Pinigilan siya ni Sakura dahil sumusobra na siya. Pansin din ni Kakashi na hindi maganda ang teamwork nila ngayon dahil hindi sila nagkakasundo. Sinisi ni Naruto si Sasuke dahil dito pero diniretso siya ni Sasuke na kung ayaw niyang magkautang na loob sa kanya ay magpalakas kasi siya. Naiinis si Naruto pero ganun din si Sasuke dahil natalo siya kay Hako. Sabi ni Kakashi na umuwi na sila dahil isusumite pa niya yung report ng huling misyon nila. Kaya uuwi na si Sasuke. Gustong sumama ni Sakura sa kanya. Palusot niya ay para gumanda ang teamwork nila. Sinabi niyang pareho lang sila ni Naruto. Nasaktan si Sakura. Imbis na sumama sa kanya, mas maigi mag-ensayo si Sakura ng mga jutsu o technique niya. Mas mahina pa kasi siya kay Naruto. Nasaktan sobra si Sakura. Inaya naman siya ngayon ni Naruto na sila ang magsama para mas mapabuti pa ang teamwork nila. Umalis na si Kakashi pero bigla may pumunta sa likuran niya. Sobrang halata naman ang pagtatago nito. Tumakbo ng tumakbo si Naruto pero sumusunod lang ito sa kanya kaya sobrang halata. Isa pa ay san ka nakakita ng bato na hugis kahon at may dalawa pang butas. Si Konohamaru ito at may mga kasama siya. Nagpakilala ang babae bilang si Moegi. Si Boy Labo naman ay si Udon. At panghuli si Konohamaru. Sila ang Konohamaru gang. Gusto nilang makalaro si Naruto pero kailangan kasing mag-training ni Naruto. Biglang lumapit si Sakura sa kanila at nababagabag pa din siya sa sinabi ni Sasuke na mas mahina siya kay Naruto. Sobrang nakatitig si Sakura kay Naruto kaya akala naman ni Naruto ay may gusto sa kanya si Sakura. Si Konohamaru ay pansin na parang gustong patayin ni Sakura si Naruto. Biglang naisip niya na baka siya ang girl friend ni Naruto. Hindi ito dinenay ni Naruto kaya nagalit si Sakura. Nagalit ngayon si Konohamaru. Tinawag niyang pangit si Sakura. Pumutok na si Sakura at parang magiging Super Saiyan. Nakatikim din si Konohamaru. Tinawag niya uling pangit si Sakura at malapad ang noo niya kaya narinig ito ni Sakura. Hinabol sila ni Sakura. Ngunit dahil dito ay may nabangga si Konohamaru. Sila ang Team 8.
Siya si Kurenai Sensei, sila naman ang Team 10. Ang teacher nila ay si Asuma Sensei. Alam ng mga teachers na malapit na ang isang kaganapan sa Konoha. Yun din ang dahilan kaya nandito ang dalawang hindi kilalang ninja na ito. Siya si Kankuro. Ang babae naman ay si Temari. Mula sila sa bayan ng Suna. Hindi alam ni Sakura kung sino sila at anong balak nila. Si Naruto ay galit dahil gusto niyang ipagtanggol si Konohamaru. Alam na agad ni Kankuro na sila ay mga geni ng Konoha. Gusto niya ngayong makipaglaro sa kanila para magkasukatan na. Sumugod bigla si Naruto. Pero may ginawa itong si Kankuro. Bigla na lang natamba si Naruto. Hindi alam ni Naruto kung anong ginawa ni Kankuro. Napakahina naman pala ng mga ninja ng Konoha. Bubugbugin na niya si Konohamaru. Pero biglang may pumihil kay Kankuro. Nandito na si Sasuke at pinagsabihan niya sila dahil dayo lang sila sa bayan nila. Tuwang-tuwa naman si Sakura at nagpapangirl kay Sasuke kaya nainis na naman si Naruto kasi natalbugan na naman siya ni Sasuke. Si Temari ay gusto din yung porma at angas ni Sasuke. Kahit yung mga kaibigan ni Konohamaru ay sobrang humanga at nalulungkot si Konohamaru kasi walang kwenta ang master niyang si Naruto. Nainis na si Kankuro at may inilabas. Pero pinigilan agad siya ng isang lalaki. Nagulat si Sasuke dahil hindi man lang niya naramdaman ang lalaking ito. Sinabi niyang nakakahiya sa bayan nila ang ginagawa ni Kankuro. Natakot bigla si Temari at Kankuro sa kanya. Si Sasuke ay gulat pa din at napapaisip dahil ka-level ng lalaking ito si Kakashi sa pagtatago. Sa opisina ng Hokage, nagtipon-tipon ang mga jonin. Formal nang inanunsyo ng Hokage na magkakaroon ng chunin exam. Magsisimula ito 7 araw mula ngayon. Pinapagalitan pa din ng lalaki si Kankuro. Binantaan niyang papatayin niya si Kankuro kaya humingi na siya ng tawad. Humingi din ang lalaki ng tawad sa inasal ng mga kasamahan niya. Nagsusukatan silang dalawa ngayon. Hanga ang lalaking ito sa ginawa kanina ni Sasuke. Pagkatapos ay umalis na sila pero pinigilan sila ni Sakura. Napansin niyang ang headband nila ay mula sa bayan ng Suna. Anong ginagawa nila sa Konoha? Pinakita ni Temari na meron silang permit. Nandito sila para sa chunin exam. Nung aalis na ulit sila, pinigilan sila ni Sasuke dahil gusto niyang malaman ang pangalan ng lalaking may gourd. Nagpakilala siyang si Gaara ng disyerto. Si Sasuke naman ang nagpakilala kay Gaara. Uchiha Sasuke. Gusto din sana magpakilala ni Naruto kaso walang pakialam si Gaara sa kanya. Depressed si Naruto kasi tingin ng lahat ay mahina siya. Meron ding ibang ninja nanunood sa kanila. Mula sila sa Sound Village. Babantayan nilang maigi sila Sasuke at Gaara. Sa opisina ng Hokage, tinanong niya kung magre-rekomenda ng estudyante ang mga jonin na may hawak sa mga baguhang genin. Mas mainam kung ang genin ay nakatapos na ng 8 formal na misyon. Mas okay kung doble pa nito. Rinekomenda ni Kakashi ang buong Team 7. Si Kurenai ay ganun din at rinekomenda ang Team 8. Si Asuma ay rinekomenda ang Team 10. Nagulat ang lahat kasi kulang pa sa karanasan ng mga estudyante kaya kumontra agad si Iroke Sensei. Magaling sila, pero kulang pa sila sa karanasan dahil kaka-graduate pa lang nila sa Ninja Academy. Katwira ni Kakashi na naging chunin siya kahit 6 taon siyang mas bata kay Naruto ngayon. Pero iba kasi si Kakashi sagot ni Iroke Sensei. Mapapahamak si Naruto dahil sa exam na ito. Gusto din naman ito nila Naruto kasi gusto nila ng mahirap na misyon. Prangkahang sinabi ni Kakashi na hindi na estudyante ni Iroke sila Naruto. Sila na ang bagong mga guro nila. Naintindihan ng Hokage ang punto ni Iroke Sensei. Kaya para masiguradong may kakayahan ng mga bata, gusto niyang magsagawa sila ng pagsubok. Nandito uli sila Naruto at late si Kakashi Sensei. Dumating siya at galit uli sila Naruto. Binalitan niya na rinekomenda niya sila para sa chunin exam. Hindi ito sa pilitan. Kung gusto nilang kumuha ng chunin exam, pumirma sila at magpunta sa room 301 bago mag-alas 3 ng hapon 5 araw mula ngayon. Excited ngayon si Naruto. Naisip na agad niya ang malalakas na kalaban. Nangangarap siya ng gising at iniisip niya siya ang pinakamalakas at magiging Hokage na agad. Si Sasuke ay ganado din at iniisip niya ang malalakas na kalaban tulad ni Gaara, pero si Sakura ay parang ayaw niya. Wala siyang kumpiyansa sa sarili niya. Nagdatingan na ngayon ang mga kukuha ng exam mula sa ibang bayan. Si Naruto ngayon ay balak makipaglaro kila Konohamaru, pero biglang may lumitaw at kinuha niya si Moegi. Nakidnap si Moegi kaya hinabol agad nila ang lalaki. Si Sakura naman ay inaya ni Sasuke na maglakad-lakad. Humanga ang lalaki dahil nakakasabay si Naruto sa bilis niya. Habang naiwan na sila Konohamaru, naabutan na ni Naruto ang lalaki. Gusto ng lalaki na kunin ni Naruto ang Scroll of Sealing. Kung hindi ay papatayin niya ang bata. Magkasama naman si Sakura at Sasuke. Pinapa-atres ni Sasuke si Sakura dahil hindi pa siya handa. Baka mamatay siya dito. Masaya si Sakura kasi nag-aalala si Sasuke sa kanya. Pero biglang lumitaw yung lalaki katulad ng kumidnap kay Moegi. Umatake agad ang lalaki. Sunod ay binato niya ang kanyang payong at umulan ng maraming kunay. Napuruhan si Sasuke. Balik kay Naruto ay ayaw niyang sundin ang gusto ng lalaki. Wala naman kasi siyang pakialam sa hostage niya kasi Dayami lang ito. Gumamit na pala siya ng Kawarimi technique at nailigtas na si Moegi. Kagebunshin lang pala yung kausap niya kanina habang may ginagawa na si Naruto sa likuran niya. Binato niya ng lambat ang lalaki.
Kausap niya si Kone Amaro pero pagtingin niya uli ay wala na ang lalaki. Gumamit din siya ng kawarimi technique. Humanga ang lalaki kay Naruto na tila ay sinusubukan lang siya. Umiiyak ngayon si Sakura pero bigla niyang sinabing genjutsu lang ito. Dahil hindi siya aayain ng tunay na Sasuke. Binato niya ang payong niya pero tumagos lang ito kay Sakura. Pinuri niya si Sakura tulad ng inaasahan sa estudyante ni Kakashi. Nagbabala siya na yung nangyari ngayon ay mangyayari talaga sa Chunin exam. Umalis na ang lalaki. Wala pa ding lakas ng loob si Sakura. May nagpakita ding lalaking kay Sasuke pero tinapos niya din ito kaagad-agad. Nagpunta ngayon ang lalaki kay Kakashi para mag-ulat. Pasado ang lahat ng genin. Si Kiruka Sensei pala ito at siya ang sumubok sa mga genin. May ibang mga genin din mula sa Konoha na kukuha ng Chunin exam. Sila si Tenten, Hyuga, Neji at Rock Lee. Araw na ng pagpasa ng aplikasyon sa Chunin exam at dumating si Sakura. Pero hindi makapasok ang mga estudyante. May humaharang sa silid. Gusto nilang sumuko na lang sila at huwag nang kumuha ng Chunin exam. Nakiusap din si Tenten pero kahit siya ay sinaktan. Mabait na sila sa lagay na ito dahil hindi nila kakayanin ang Chunin exam. Maraming kumuha nito na naging baldado habang buhay. Isa pa yung Chunin ay magiging leader ng isang grupo. Malaking responsibilidad ito dahil pwedeng mabigo ang misyon at may mamatay. Mas okay nang maalis ang mahihina ngayon pa lang. Sang-ayon si Sasuke pero walang magagawa ang dalawang lalaki kundi palusutin sila. Genjutsu lang kasi ito. Nagulat ang mga nasa silid sa sinabi ni Sasuke. Nagulat ang dalawa dahil napansin ito ni Sasuke. Tinanong niya si Sakura kung anong masasabi niya. Pinuri niya si Sakura kasi alam niyang siya ang pinakamatalino sa team at magaling sa genjutsu. Lumakas ngayon ang loob ni Sakura dahil dito at sinabing second floor lang kasi ito. Hanga ang lalaki pero bigla siyang sumugod. Lumitaw si Rock Lee at pinigilan silang dalawa. Sobrang bilis niya at hanga si Sasuke dahil madaling napigilan ang sipa niya. Sinabihan siya ni Neji dahil iniiwasan dapat niyang makakuha ng atensyon. Pero sadya pala talaga ito. Linapitan niya si Sakura at nagpakilala bilang si Rock Lee. Inaya niya si Sakura na mag-date sila. Pero busted agad siya kay Sakura. Si Neji naman ay tinanong si Sasuke kung anong pangalan niya. Galit si Naruto dahil si Sasuke na naman ang pinapansin ng mga tao. Pero ayaw ibigay ni Sasuke ang pangalan niya kay Neji dahil dapat magpakilala muna itong si Neji bago tanungin ang pangalan niya. Nainis si Neji pero gustong gusto naman ni Tenten yung angas ni Sasuke. Depressed ngayon sila Rock Lee at Naruto. Yung dalawang lalaki kanina ay hanga sa mga estudyante ni Kakashi. Sinusubukan lang din pala nila ang mga aplikante dahil parte sila sa mga nasiwa sa Chunin exam. Umalis na sila Sasuke at pati sila Neji. Pero nagpaiwan si Rock Lee dahil may gagawin siya. Hinabol ni Rock Lee sila Sasuke. Bigla niyang hinamon si Sasuke. Nagpakilala siya at hinamon si Sasuke. Gusto niyang subukan ang sarili niya sa isang ninja na mula sa angkan ng mga genius. Para din ito kay Sakura. Sakura, my love. Ayaw niya talaga kay Rock Lee at ang kapal ng kilay niya. Nag-flying kiss pa siya. Dinamihan pa ito ni Rock Lee kaya todo ilag si Sakura. Galit na galit si Sakura dahil ayaw niya kay Rock Lee. Si Naruto ay inis na dahil puro si Sasuke na lang ang napapansin. Balak ni Sasuke na ipatikim kay Rock Lee ang bangis ng Uchiha. Tuwang-tuwa si Rock Lee dahil makakalaban niya ang pinakamagaling na rookie. Biglang sumingit si Naruto. Gusto niyang siya na lang ang lalaban sa kanya. Tatapusin niya ito sa loob ng 5 minuto. Yun nga lang hindi interesado si Rock Lee sa kanya. Uminit ang ulo ni Naruto. Pagsugod niya ay madaling sinalag ni Rock Lee ang atake niya. Sumubok uli si Naruto pero ginamit ni Rock Lee ang teknik ng Konoha Senpo. Walang nagawa si Naruto. Nagyabang itong si Rock Lee na siya ang pinakamalakas na genin at wala silang binatbat sa kanya. Si Sasuke naman ang sunod na lalaban. 26 na minuto na lang bago mag-alas 3. Kailangan pa nilang ipasa ang aplikasyon nila sa Chunin exam. Pinigilan siya ni Sakura dahil dito pero balak tapusin ni Sasuke ito sa loob ng 5 minuto. Sumugod si Sasuke at hindi siya makatama. Nakapag-guard agad si Sasuke sa susunod na atake ni Rock Lee. Pero tinamaan pa din siya. Hindi alam ni Sasuke kung anong nangyari. Ninjutsu ba yon o genjutsu? Gagamitin na niya ang Sharingan niya para makita ang technique niya. Tuwang-tuwa si Sakura dahil imposibleng matalo si Sasuke kung gagamitin na niya ang Sharingan niya. Sumugod uli si Sasuke. Pero sinipa lang siya ni Rock Lee. Alam na ni Sasuke na taijutsu pala ang gamit ni Rock Lee. Pagbangon ni Naruto ay nagulat siya. Binubugbog na ni Rock Lee si Sasuke. Walang silbi na nababasa ng Sharingan niya ang mga galaw niya kung hindi naman makasabay ang katawan ni Sasuke sa bilis niya. Sobrang epektibo ng Sharingan sa genjutsu at ninjutsu pero hirap ito sa taijutsu. Sinabi din niyang dalawang klase ang malakas, yung mga genius at yung mga taong nagsusumikap. Siya ito ang nagsumikap gamit ang taijutsu niya. Linikuran niya bigla si Sasuke, mahilig sa likuran at may benda pa. Gusto niyang patunayan na kayang talunin ng nagsusumikap ang pinanganak na genius tulad ni Sasuke, pero may pumihil sa kanyang pagong.
Hindi makapaniwala si Naruto na natalo si Sasuke. Pinapagalitan ngayon ng pagong si Rock Lee dahil hindi niya dapat ginagamit yung pinagbabawal na technique ng guro niya. Tingin ni Naruto na yung pagong ang teacher niya. Bad trip si Sasuke. Tinawag na ngayon ng pagong ang teacher niya. Siya si Maito Guy. Kamukhang kamukha niya si Rock Lee at makapal din ang kilay. Pinagtanggol ni Rock Lee ang guro niya sa panlalait nila. Pero tinawag siya ni Guy Sensei at sinuntok. Pagkatapos ay lumuha silang dalawa. Dito'y nagkapatawaran din sila pero hindi maintindihan nila Naruto kung anong nangyayari. Napansin ni Guy Sensei sila Naruto dahil sila ang mga estudyante ni Kakashi. Kinamusta niya si Kakashi Sensei sa kanila dahil kilalang kilala niya si Kakashi. Magkaribal sila, hindi sila naniniwala dahil dito'y gusto niyang patunayan ito sa kanila. Habang nakatingin si Sasuke sa kanila ay naglaho si Guy Sensei. Pinagmalaki niya na ang record niya laban kay Kakashi ay 50 wins at 49 losses. Mas malakas pa siya kay Kakashi. Naniniwala na si Sasuke kasi sobrang bilis ni Guy Sensei. Mas mabilis pa kay Kakashi. Humingi ng tawad si Guy Sensei sa inasal ni Rock Lee. Binalik na ni Rock Lee yung benda niya pero napansin ni Naruto ang mga kamao niya. Umalis na si Guy Sensei. Sinabi ni Rock Lee na nagpunta talaga siya dito para sukatin lang ang sarili niyang abilidad. Nagsinungaling siya nung sinabi niyang siya ang pinakamalakas na genin. Dahil yung teammate niya ang tingin niyang pinakamalakas sa lahat. Pumasok siya sa Chunin exam para talunin siya. Habang inis na inis si Sasuke ay lalo pang inasar siya ni Naruto. Walang kwenta naman pala ang angkan ng Uchiha. Wala siyang binatbat. Galit na galit si Sasuke. Pero pinansin ni Naruto yung kamao ni Rock Lee. Alam niyang nakita ito ni Sasuke. Gusto lang sabihin ni Naruto na kaya siya natalo ay dahil matindi ang pag-eensayo ni Rock Lee. Mas matindi pa kay Sasuke. Paraan ito ni Naruto para pagaanin ang loob ni Sasuke. Dahil dito ay ginanahan na uli si Sasuke dahil madaming malakas sa Chunin exam. Bumalik na ang tiwala niya sa sarili at ganado na uli sila sa Sakura at Naruto. Nandito na sila ngayon sa room 301. Masaya si Kakashi na pumunta si Sakura. Nagsinungaling kasi si Kakashi Sensei nung sinabi niyang pwedeng may hindi tumuloy sa kanila. Kasi kapag may isang hindi tumuloy, hindi sila makakapag-exam. Kailangan kasing isang buong team sila kapag kukuha ng exam. Kung sinabi niya kasi agad ito nung simula pa lang, kukumbinsihin lang siya ni Sasuke at Naruto. Bali kukuha lang siya dahil pinilit siya. Hindi dahil buo ang loob niya. Kung nagkataong si Sasuke at Naruto lang ang pumunta, hindi papayagan ni Sensei na magpatuloy sila. Pero kumpleto na sila at hinayaan ng pumasok. Pagpasok nila ay nasindak sila sa ibang mga aplikante. Biglang yinakap ni Ino si Sasuke. Nainis si Sakura dahil dito. Nag-asaran silang dalawa bigla. Inasar uli niya na malapad ang noo ni Sakura na parang kalsada. Nandito na din si Shikamaru at si Choji na puro kain. Pati si Kiba, Hanata at Shino ay nandito na. Nahihiya si Hanata kay Naruto. Nagyayabangan ngayon si Kiba at Sasuke. Nakisali na din si Naruto. Biglang may lumapit sa kanilang lalaki at napansin niyang sila yung pinag-uusapan ng mga baguhang genin. Siya si Kabuto Yakushi. Pinagsabihan niya sila na ayusin ang sarili nila at pansinin ang kapaligiran nila. Masama ang titig ng mga aplikante sa kanila. Sinabi niyang 7 beses na siyang kumukuha ng Chunin exam. Mukhang mahirap talaga ang Chunin exam. Pero dahil paulit-ulit na siya ay marami na siyang nakalap na impormasyon. Nandito ito sa mga baraha niya. Naglabas siya ng baraha at ginamitan niya ng chakra. Lumabas ngayon ang impormasyon kung gaanong karami ang aplikante kada bayan o bansa. Pinaliwanag niya na sa panlabas, ginagawa ang Chunin exam para mas mapaganda ang pagkakaibigan at may angat ang lakas ng kada bansa. Pero ang tunay na dahilan nito ay para mapanatili ang balanse ng lakas ng kada bayan. Kapag may bayan kasi na sobrang hina, pwede itong sakupin ng malakas na bansa. Tinanong niya kung may gusto pa silang malaman. Sinamantala ito ni Sasuke at nagtanong tungkol kay Rock Lee at Gaara. At lumunot na siya. Tinatawag niya ang Blue Eyes White Dragon. Ay, ibang anime pala yun. Linabas na niya yung kay Rock Lee. Isang taon ang tanda ni Rock Lee sa kanila. Unang beses niyang kukuha at marami na siyang misyon na natapos. Nakatawag pansin si Rock Lee dahil sa taijutsu niya. Pero hindi siya magaling sa ninjutsu at genjutsu. Si Gaara naman ang sunod. Maunti pa lang ang misyon na natapos niya pero nakatapos sa siya ng rank B kahit genin pa lang. Wala nang iba pang impormasyon sa kanya dahil sa ibang bayan siya. Pero narinig niya na hindi pa siya nasusugatan sa kahit anong misyon niya. Nagulat sila dahil nakatapos na siya ng rank B tapos wala man lang gallows. Nandito ngayon ang pinakamagagaling na genin mula sa ibang bayan. Tatlo lang ang mula sa Sound Village dahil bagong bayan pa lang sila at maliit lang. Wala pang masyadong impormasyon sa kanila. Posibleng meron pang ibang aplikante na mas malakas kila Rock Lee at Gaara. Si Kakashi naman ay naalala yung pagtatalo nila ni Iruka. Kahit si Guy Sensei ay nagsabihan siyang masyado pang maaga. Pinagpaliban ni Guy Sensei ng isang taon yung mga estudyante niya para masigurong makakakuha sila ng sapat na karanasan bago kumuha ng Chunin exam. Pero pinagmalaki ni Kakashi na malalampasan din ng mga estudyante niya ang mga estudyante ni Guy. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ngayon si Kakashi para kila Naruto. Kinakabahan si Sakura at nanginginig si Naruto. Palalakasan sana ni Sakura ang loob ni Naruto pero bigla siyang sumigaw. Nagpakilala siyang si Uzumaki Naruto at hindi siya magpapatalo sa kanila. Natawa na lang si Kakashi Sensei.
Dahil sa ginawa ni Naruto ay lalo silang pag-iinitan ng ibang aplikante. Hindi ito nagustuhan ng mga aplikante, lalo na yung tatlo mula sa Sound Village. Hindi din nila nagustuhan yung sinabi ni Kabuto tungkol sa bayan nila, kaya balak nilang magpasiklab. Pinagalitan ngayon ni Sakura si Naruto sa ginawa niya at humingi ng tawad sa ibang aplikante. Nagsimula na yung tatlo. Sinugod nila si Kabuto. Nakailag si Kabuto. Kahit yung atake ng pangalawang lalaki ay nailagan niya. Nasusundan ni Sasuke ang mga galaw ng lalaking ito. Sisiyaw lang ito sa kanya. Pero nabasag ang salamin niya. Hindi alam ni Sasuke kung anong nangyari. Nayanig pa si Kabuto at samuka ng dugo. Kahit yung ibang mga aplikante ay namangha at nagulat. Sinabi niyang pakidagdag ngayon na malakas sila sa impormasyon ni Kabuto. Kahit si Rock Lee ay hindi alam kung anong ginawa ng lalaking ito. Biglang may dumating. Siya si Moreno Ibiki. Siya ang unang examiner. Pinagalitan din niya yung tatlo mula sa Sound Village. Bawal manggulo. Kung hindi ay ibabagsak niya sila. Humingi sila ng tawad. Sinabi din niyang bawal ang pakikipaglaban hanggat hindi nila sinasabi. Kung papayagan man silang makipaglaban, bawal nilang paslangin ang kalaban nila. Kapag lumabag sila ay ibabagsak niya agad sila. Magsisimula na ang unang exam. Pinakuha nila ang mga numero nila at pinaupo na sila dahil may pagsusulit sila. Linabas nila ang papel at natakot si Naruto. Matinding kahinaan niya ito. Marami ang tagapagbantay. Mahihirapan siyang manggopya. Natatawa si Sakura dahil alam niya mahihirapan si Naruto dito. Katabi pala ni Naruto si Hinata at hindi niya agad napansin. Sinabi ni Hinata na good luck sa kanila. May mga patakaran din sa exam. May 10 puntos sila sa simula. May 10 katanungan din. Kada mali nila ay minus 1 point sila. Para makapasa sila, pagsasamahin ng puntos ng buong team. Nainis si Sakura dahil dito. Kapag nahuli silang Nandaraya ay minus 2 points sila. Binolehan niya silang huwag mandaya. Babantayan sila ng mabuti. Kailangan nilang ipakita na magaling na ninja talaga sila. Iniisip ni Sakura na okay lang naman ito dahil kaya nilang dalawa ni Sasuke na buhatin si Naruto kahit maka-zero pa siya. Pero biglang sinabi ni Ibiki na kapag may nakakuha ng zero sa team nila ay bagsak na silang tatlo. Ramdam agad ni Naruto ang masamang titig nilang dalawa. Isang oras ang exam nila. Yung pang 10 tanong ay ibibigay paglipas ng 45 minuto. At simula na. Hirap na hirap si Naruto pati yung ibang aplikante. Pinalakas niya ang loob niya dahil marami na din siyang nalampasan. Binasa ni Sasuke ang mga tanong at meron pang math ito. Kailangang magkalkula sa ellipse na mabubuo ng shuriken at ipapaliwanag pa nila ito. Kaya ito ni Sakura pero sigurado siyang hindi ito masasagot ni Naruto. Kung maka-zero siya ay tapos silang tatlo. Sa sobrang hirap nito ay baka siya lang ang makasagot nito. Lagot si Naruto. Kahit si Sasuke ay hindi niya ito kaya. Iniisip ni Sakura na parang sinadya ito para mapilitan silang mandaya. Nananalangin siyang huwag mandaya sila Naruto at Sasuke dahil kundi ay lagot sila. Iniisip na nga ito ni Naruto pero natakot siya nung nakita niya si Ibiki. Nakita ni Sasuke yung tagapagbantay at siguradong may nahuli na. Kapag nahuli sila ay minus 2 points agad. Pero napaisip siya. Kasi kapag nahuli silang Nandaraya, dapat bagsak na agad. Bakit minus 2 points lang? Naalala niya yung sinabi ni Ibiki na ipakita nila na magaling na ninja sila. Hindi naman ito pagalingan sa pagsagot. Sinadya nilang hirapan ng mga tanong para mapilitan silang kumopya. Ang layunin nito ay subukan kung gaano sila kagaling sa pagkalap ng impormasyon ng hindi nahuhuli. Patago tulad ng isang tunay na ninja. Kailangan hindi din sila mapapansin ng kinokopyahan nila. Ang ninja ay dapat nakikita ang mga panlilin lang. Hinihiling niya na sana maintindihan ito ni Naruto. Kung ang pakay ng exam na ito ay sinusubukan ng pagkuha nila ng impormasyon, ibig sabihin ay may tao dito na alam ang mga kasagutan. Nagsimula na si Gaara. Si Kiba naman ay ginamit ang aso niyang si Akamaru. Ang lalaki sa Sound Village, gamit ang tunog ay alam na niya kung anong letra ang sinusulat ng nasa likuran niya. Gamit ang insekto ay nakakopya naman itong si Shino. Si Tenten ay gumagamit naman ng salamin. Si Naruto naman ay hindi alam ang tungkol dito kaya takot na takot siyang manggopya. Bigla siyang kinausap ni Hinata at sinabi niyang papakopyahin siya. Nagtataka si Naruto kung bakit gagawin ito ni Hinata kaya tinanong niya kung bakit siya nagpapakopya. Nahihirapan sumagot si Hinata. Sinabi niyang ayaw niya kasi bumagsak si Naruto. Sobrang nahihiya si Hinata. Sinabi na lang niya na gusto niyang pumasa silang siyam na mga baguhang genin. Pinakita na niya yung sagot niya kaso may lumipad na kunay. Akala ni Naruto ay sa kanya ito didiretso. Sinabi ng tagapagbantay na nahuli na ng 5 beses yung lalaki kaya bagsak na siya. Bagsak na din ang teammates niya. May iba pang nahuli at nagrereklamo siya dahil wala naman silang katibayan pero binigyan siya ng tagapagbantay. Sinabi niyang huwag silang mamaliitin dahil sila ang pinakamagaling na chunin. May dahilan kung bakit sila ang kinuhang tagapagbantay dito. Sobrang nervyo
ayos ni Naruto. Sinabi na lang niya kay Hinata na hindi siya mandadaya dahil isa siyang magaling na ninja. Mapapahamak din kasi si Hinata kapag nahuli sila. Natuwa si Hinata dahil nag-aalala si Naruto para sa kanya. Pero ang totoo nito ay nagsisisi si Naruto. Si Neji ay ginamit ang Byakugan niya. Nakita niya ngayon ang papel ng nasa harapan niya. Si Sasuke gamit ang Sharingan niya ay kinopya ang galaw ng taong tingin niya ay alam ang tamang sagot. Si Ino naman ay balak gamitin ang technique niya kay Sakura dahil alam niya matalino siya. Ginamit niya ang mind transfer technique. Pumasok na siya kay Sakura at tiningnan ang mga sagot niya pagkatapos ay ipapasa sa mga teammates niya. Patuloy ang pagbanggit ng mga tagapagbantay sa mga bumagsak. Gumawa si Gaara ng mata gamit ang buhangin. Ito ang ginamit niya para manggopya. Si Kankuro naman ay nagpaalam na pupunta sa palikuran. Pinosesan siya. Tapos silang dalawa lang sa CR. Para masiguradong hindi siya mandadaya. Habang nasa CR ay hindi pala kasama sa mga tagapagbantay ang lalaking ito. Manika pala ito ni Kankuro. 40 minutes na ang lumipas sa exam. Malapit nang ibigay ang 10th tanong. At ito na nga. Ito na ang 10th tanong. Pero may patakaran muna para sa 10th tanong. Nakabalik na si Kankuro. Inasar siya ni Ibiki na masaya palang maglaro ng manika. Nagulat siya kasi alam pala ni Ibiki na manika yung kasama niya pero hinahayaan lang siya. Bumalik na siya at pinasa ang kodigo kay Temari. Ang tatlong guro ay nag-uusapan ngayon ang exam dahil ang unang examiner ay si Ibiki. Matinding examiner siya at hindi ito alam ni Kurenai Sensei. Eksperto kasi itong si Ibiki sa interrogasyon at torture. Bawal niya siyempreng saktan ng pisikal ang mga estudyante pero balak niyang i-torture ang pag-iisip nila. Kailangan muna nilang mag-desisyon kung kukunin nila ang 10th tanong. Kapag hindi nila ito kinuha ay 0 ang magiging score nila at bagsak na sila. Komento nila na malaking kalokohan ito. E di kukunin na lang nila ang 10th tanong. Pero may isa pang patakaran. Kapag kinuha nila ang 10th tanong at nagkamali sila ay isisuko na nila ang karapatan nilang kumuha ng Chunin exam habang buhay. Hindi ito makatarungan ayon kay Kiba pero wala silang magagawa dahil siya ang gagawa na patakaran ngayong taon. At makatarungan naman ito dahil pwede naman silang umatras. Kapag may umatras sa team nila, bagsak na agad silang lahat. Pinataas na ni Ibiki ang kamay ng mga aatras. Nahihirapan si Naruto kasi ayon niyang isuko ang karapatan niyang kumuha ng Chunin exam. Pero kapag umatras siya, kawawa si Sasuke at Sakura. Iniisip ngayon ni Sakura si Naruto. Okay lang kay Sakura kung gustong umatras ni Naruto dahil sigurado siyang hindi masasagot ni Naruto ang 10th tanong at mawawala na siya ng karapatang makakuha ng Chunin exam. Magiging genie na siya habang buhay. May nagsitaasa ng mga kamay. Alam ni Sakura na pangarap ni Naruto ang maging Hokage. Dahil ayaw ni Naruto na itaas ang kamay niya, para maprotektahan ang mga pangarap niya, balak niyan siya na ang magtataas ng kamay at aatras para kay Naruto. Pero si Naruto na ang nagtaas ng kamay niya mismo. Pinag-uusapan nilang alam na alam ni Ibiki kung paano mag-isip ang tao kaya napapalabas niya ang mga kahinaan nila. Pero nagdabog si Naruto at sinabing hindi siya aatras. Kahit maging genie na siya habang buhay, hahanap pa din siya ng paraan para maging Hokage. Wala siyang kinakatakutan. Bilib na bilib sila Sakura at Sasuke sa tapang ni Naruto. Nagtanong uli si Ibiki pero buo na talaga ang loob ni Naruto. Dahil din kay Naruto ay napawi na ang takot ng ibang aplikante. Natutuwa si Ibiki kay Naruto. Mukhang hindi nagagana kahit pilitin pa niya kaya sinabi ni Ibiki na lahat silang nandito pa ay pasado na. Hindi nila maintindihan ang nangyari. Nasa na yung 10th tanong? Wala naman talagang 10th tanong. Yung mahirap nilang desisyon kung kukunin ang 10th tanong, yun na yung 10th tanong. Nagalit si Temari kasi walang silbi yung unang siyam na tanong. Binunyag ni Ibiki na ang pakay lang naman nun ay sukatin kung gaano sila kagaling kumalap ng impormasyon. Sinabi din niyang pagsasamahin ng score nila pero ginawa lang niya ito para makaramdam sila ng matinding pressure na magiging pabigat sila sa team nila. Nagpapanggap pa itong si Naruto na alam naman daw niya ito sa simula pa lang. Sinungaling siya. Yung mga tanong na linagay nila ay hindi naman talaga kayang sagutin ng mga genin. Ito'y para mapilitan talaga silang mandaya. Naglagay siya ng dalawang tao na alam ang sagot para kopyahan nila. Hindi ito alam ni Naruto pero nagpanggap uli siya na alam niya. Nahal ata naman siya ni Sasuke. Pero kahit pwedeng mandaya, pinarusahan pa din nila yung mga nandaya ng sobrang halata. Kung nasa tunay na misyon sila, pwedeng ito ang mangyari sa kanila. Pinakita niya na puno siya ng marka ng torture. Sobrang importante ang tamang impormasyon sa misyon. Tulad ng halatang pandaraya, kung nahal ata ng kalaban na kumakalap sila ng impormasyon, pwedeng magbigay sila ng maling impormasyon. Kapag nangyari yun ay mapapahamak ang mga kasamahan nila sa misyon. Kaya kung may misyon sila, kailangang siguruhin nila na hindi sila mahalata ng kalaban kapag kumakalap sila ng impormasyon. Pero higit sa lahat, ang 10th tanong ang pinaka-importante.
Kapag hindi mo kinuha ang ikasampung tanong, mapapanatili mo ang karapatan mong kumuha ng chunin exam pero isasakripisyo mo ang teammates mo. Kapag kinuha mo ang ikasampu at nagkamali ka, panghabang buhay ka ng magiging genin. Isasakripisyo mo ang teammates mo para iligtas ang sarili mo, o isasakripisyo mo ang sarili mo para sa teammates mo. Halimbawa ay naging chunin nga sila, kailangan nilang agawin ang isang importanteng dokumento. Hindi mo alam kung gaano karami ang kalaban, anong sandata nila at mga teknik nila. Pwede silang mamatay sa misyon na ito. Hindi sila pwedeng pumili kung kukunin nila ang misyon. Kailangan nilang gawin ito kapag pinag-utos ito sa kanila. Kapag ikaw ay isang taong iniisip ang sarili lang, malaki ang chance ang mabibigo ang misyon dahil makasarili ka. Isasakripisyo mo ang mga kasamahan mo, makaligtas ka lang. Pero kung ikaw ay buo ang loob at hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang sarili para sa team, mas malaki ang chance ang magtatagumpay ang misyon. Ito ang hinahanap niya sa isang leader, sa isang chunin. Yung mga taong hindi kayang isakripisyo ang sarili nilang kapakanan at isasakripisyo ang iba para sa sarili nila, wala silang karapatang maging chunin. Mga basura sila. Dahil nasagot nila ang ikasampung tanong, pasado na sila. Biglang may pumasok mula sa bintana. Siya si Mitarashi Angpo, ang pangalawang examiner. Natakpan nga lang niya si Ibiki. Nagulat si Angpo dahil ang daming nakapasa. Masyado naman atang madali ang exam ni Ibiki. Marami lang magaling ngayong taon, sagot niya. Balak ni Angpo na bawasan pa sila ng kalahati. Bukas nila malalaman ang detalye ng pangalawang exam. Kunin nila sa mga guro nila ang oras at lokasyon ng exam bukas. Pag-uwi nila ay kinokolekta ni Ibiki ang mga papel nila. Napansin niya na blanco lang ang papel ni Naruto. Natawa siya kasi siya ang unang nakapasa kahit walang naisagot. Kinabukasan ay nandito sila ngayon sa isang gubat. Tinatawag itong gubat ng kamatayan. Abangan ang susunod na mangyayari sa chunin exam. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe, mga kapatid.